Suri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangan, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Atin din pong binabati ang mga sumusubaybay po sa atin sa ating FB page at gayon din po sa YouTube channel. At gayon din po sa mga nakikinig sa 95.9 Radyo Totoo Spirit FM, ang local radio station ng Archdiocese of Lipa. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita ninyo. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa pa tayo ng kasalanan
dahil sa wala na tayong sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi, alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ang kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ang Diyos at ang bunga nito'y pagbawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinayaya na kayo ng kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa ganong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na ninyong agos, naanod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang puon ay papurihan, pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad natin, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya na ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa puon nagbumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Pagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang ito? Upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon,
at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan ng siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mahapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa amin pong diocese, doon po sa Marinduque, ako po ay taga Marinduque, sa amin pong diocese ay amin pong pinagsisimikapan sa ngayon na magkaroon ng isang programa o isang klase ng espiritualidad. Ang tawag po namin ay Spirituality of Stewardship o espiritualidad ng isang mabuting katiwala. At bago po kami dumating doon sa tinatawag na talagang programang yon ng Spirituality of Stewardship, ay merong mga hakbang, mga procedures bago makarating doon. At isa nga po sa dapat munang makita ng lahat ay yung biyaya na tinatanggap ng bawat isa. Bago tayo maging mabuting katiwala, dapat makita muna natin ano yung ipinagkatiwala. Mahirap po yung sasabihin sa iyo, ikay gagawin kong katiwala ha. Ikaw naman ay, sige po, sige po. Tapos umalis, tapos magtatanong ka sa sarili mo, ano ang pinagkatiwala sa akin? Dapat maliwanag. Ano yung pinagkakatiwala sa iyo? Kaya nga dapat maliwanag sa atin, ano nga ba yung biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin? Sapagkat lahat ng biyaya ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Lahat po yan. Kaya nga kapag tayo'y pumanaw sa daigdig na ito, meron ba tayong dala? Wala. Sapagkat maliwanag, tayo ay katiwala lamang. Dahil ikay katiwala, ibabalik mo lahat doon sa tunay na may-ari yung ipinagkatiwala sa iyo. At tatanungin nung nagkatiwala, nung may-ari, anong nangyari sa ipinagkatiwala ko sa iyo? Ang buhay natin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Anong ginagawa natin sa ating buhay? Minsan ho, pumapasok sa ating isip yung idea na buhay ko ito, akong bahala dito. Buhay ko ito, gagawin ko lahat ang gusto kong gawin sa buhay ko. Nakakalimutan natin, pinagkatiwala lang sa atin yan ng Diyos. Dahil kung sa atin talaga yan, di hanggang gusto mong mabuhay, mabubuhay ka. Di po baga, gusto mo yun eh. Pero hindi naman. May hantungan ang ating buhay sapagkat ito'y ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Ang ating kalusugan, pinagkatiwala lang sa atin niya ng Diyos. Kaya nga dumarating sa punto ng ating buhay, tayo'y nagkakasakit dahil pagminsan, dala ng ating kapabayaan. Hindi tayo naging mabuting katiwala ng kalusugan na ibinigay sa atin ng Diyos.
ang estado natin sa buhay, yan ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Ang mga posisyon na ibinibigay sa atin ng Diyos sa daigdig na ito, pinagkatiwala lang sa atin yan ng Diyos. Pag hindi po natin yan pinahalagahan, anong sabi ng ating mabuting balita? Darating ang Panginoon sa oras na hindi natin inaasahan at mabigat na kaparusahan ang ating tatamuhin. Sa bandang huli ng ating buhay, lahat po ng ating ginagawa sa mundong ito, lahat ng biyayang ating tinatanggap, pinagkatiwala ng Diyos. At tatanungin tayo ng Diyos, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyong biyaya? Pag hindi ho natin ginamit ng ayos, maliwanag ang sinasabi, isasama sa mga hindi tapat. Pero kung yung pinagkatiwala sa atin, ginamit natin sa tama, ginamit natin para makatulong sa ating kapwa, ginamit natin para mamuhay ng mabuti, matutuwa ang Panginoon sa atin. Kaya nga ho, mga minamahal na mga kapatid, sa pagkapatuloy ng ating banal na pagdiriwang sa umagang ito, panalangin natin sa Diyos, Panginoon, sana po una, makita namin, ano nga ba yung biyaya? Apakaraming biyaya. At pag nakita natin yung biyaya, anong ginagawa ko sa biyaya? Ito ba'y sinosolo ko lang? Ito bang biyayang ito'y akin lang? Itong biyayang ito ay ginagamit ko para makatulong sa iba. Ginagamit ko para lalo akong umunlad bilang isang tao. Ginagamit ko para magkaroon ng magandang relasyon sa aking kapwa. Ginagamit ko para maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Nawa, mga minamahal na mga kapatid, lahat ng biyaya, maibalik natin sa Diyos na may bunga sapagkat alam nating tayo ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 ang iyong Diyos, pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Gawin ninyong lahat, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang isposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayapaan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sasalo, walang hanggang. Marasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Sasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan. Inatitiyalan buhay na ganap ang samikalok at pagsasalo walang hanggang. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggaan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, buwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang kligo or clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan.
Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pangparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre. Para sa lahat na mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Jenner de Castro. Ako po ang kuroparo po dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ako po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po inyong matutulungan sa sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos.
Umayo kayo at gawing mga alagad.